Entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, same, pero iba! Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one, energy. Ito ang number one, 06.7 Energy FM. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, damasigip. Okay, yeah. Malagay, internet, plaza, karindiriya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one, energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Hanggang umano na at isigaw mo. Same, same, pero iba. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Juvie, 23 years old, mula po dito sa Antipolo. DJ Lindsay, hindi po ako magaling magkwento. Pero sana po, pakinggan nyo ako. Apat po kaming magkakapatid. Lahat po kami, babae. Yung tatlong ate ko po, lahat stable na sa buhay. Wala rin po silang problema sa love life. Kami po ng boyfriend ko, pareho po kaming 23 years old. Pareho na po kaming may trabaho, pero hindi pa ganun kalaki ang kita namin. Nung unang beses na nakilala niya yung mga ate ko, ang dami na agad sinabi ng mga ate ko tungkol sa kanya. Daming puna. Yung sapatos daw, bakit sira-sira? May trabaho naman daw, may pambili naman daw. Pero bakit hindi maayos yung kanyang bag? Hindi naman talaga ganun yung ugali ng mga ate ko. Pero nagulat ako nung una. Kasi parang nagbago na sila. Aaminin ko naman, hindi po masyadong presentable ang dating ng boyfriend ko. Mas inuuna po kasi niya yung makapag-ipon para sa pamilya niya bago yung para sa kanya. In-explain ko na rin sa mga ate ko yon, pero every time na nagkikita sila, ang dami-dami pa rin nilang nasasabi tungkol sa BF ko. Yung mga boyfriend kasi ng ate ko, may mga kaya naman talaga. Kaya si boyfriend medyo na-insecure. Sabi ko sa kanya,
huwag mo na lang pansinin. Marami naman talagang nasasabi kahit sino. Dedmahin mo na lang. Pero dahil nga po nape-pressure siya sa mga nalalaman at naririnig niya, kumuha po siya agad ng motor. Kahit wala naman talaga siyang budget para doon. Bumili siya ng mga damit, bagong sapatos, bagong bag, pabango, para walang masabi yung mga ate ko. DJ Lindsay, makikita mo talaga na nag-e-effort po yung boyfriend ko para matanggap siya ng pamilya ko. Ang sabi niya sa akin, gusto niya maging bagay daw kami. Lalong-lalo na sa paningin ng mga tao at ng mga ate ko. Pero wala. Kahit ano yatang gawin ng boyfriend ko, meron pa rin nasasabi tungkol sa kanya. Mabait naman talaga yung boyfriend ko. Mahal na mahal niya ako, pero hindi na raw niya kaya yung pakikitungo sa kanya ng mga ate ko. Kaya kailan lang nag-decide na po siya na makipaghiwalay sa akin. Ang sabi niya sa akin, ginawa naman daw niya lahat para matanggap siya. Pero ayaw pa rin talaga. Nasaktan po ako, DJ Lindsay, kasi bakit masyado niyang pinapakinggan yung nasasabi ng ibang tao? Mas importante ba yon kesa sa akin? Kesa sa relasyon naming dalawa? Bakit parang hindi man lang siya nang hinayang? Akala ko po ba mahal niya ako? Dapat ko po ba siyang habulin? Dapat po ba akong magmakaawa sa kanya para lang magkabalikan kaming dalawa? Tulungan niyo po sana ako. Pasensya na po kung medyo magulo itong story ko. Muli, ako si Juvie. At ito po ang lihim ng aking liham. Seven Energy FM. Yeah! Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Mahinang nila lang. Sorry na. And malay mo naman talagang sensitive lang siya, di ba? Pero bakit nga ganun, no? Bigla siyang sumuko agad. Alam mo, this proves na ang mga lalaki talaga ay more on ego and pride. Wow! Oo. Or baka naman talaga hindi pa siya ganun ka-stable yung kanyang mental, you know, yung anong tawag dito, yung capacity, capability ng kanyang mentalidad, eh hindi pa ganun ka-stable, di ba? Kaya biglang konting sabi lang ng mga tao sa paligid niya, eh bigla siyang nagka-crash, di ba? Hindi rin naman natin alam kung anong pinagdaanan ng boyfriend mo, di ba? Para maging ganun siya, baka nga may trauma siya sa mga judgment ng mga tao. Wititit natin alams, be. Pero ano bang masasabi mo sa mga gantong klaseng lalaki? Yung tipong, well, hindi lang siguro lalaki, yung mga babae din na ganito yung paniniwala, no? Na kapag nahirapan na sila at marami nang nasasabi yung mga utaw sa paligid, eh bigla na lang nag-give up, di ba?
mahirap. May mga tao kasi talaga na, alam mo yun, sensitive sa masasabi ng mga tao sa paligid nila. Yung tipong kapag tinignan lang sila from head to toe, talagang affected much sila. Yahoo! May mga ganyan talaga sensitive to those kind of gestures or actions, no? Hindi naman natin sila mapipilit. Malay mo, na-trauma na sila, di ba, noong unang panahon. Or meron silang past about that. So, ikaw ba napunta ka na sa ganyang sitwasyon? Di ba? Iniwan mo na ba yung boyfriend mo o yung girlfriend mo just because ang daming puna ng pamilya niya tungkol sa'yo? Wow! Feeling siguro na itong boyfriend ni Juvie na hindi talaga siya magiging enough and he'll never be enough for your family. Diba? Sasabihin ng iba, eh ba't kasi masyado mong iniisip yung pamilya? Yung masasabi nila, eh hindi naman yun yung pakikisamahan mo. Diba? I'm sure yan yung sinasabi ninyo. Kapalaka kayo ng tapos. Diba? O dali, sabihin mo na sa akin kung anong naiisip mo, kung anong mga opinion mo, suggestion mo about the problem. Send mo yan sa akin. Punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. And by the way, ha, kung gusto niyo pong balikan yung mga dating episodes po ng Liham from the very, 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 very beginning. Punta ka na sa YouTube account namin. O hanapin mo na youtube.com/energyfm1067. Even yung ibang mga programa po ng Energy FM, ha? O mga programa po ni Papa Jackson, ni Jimshi, ni Gandang Kara, Baklitas, lahat ng yan, Baby Toby, Kuya Mong Chico, and nandyan po sa aming YouTube account. Hanapin nyo lang po Energy FM 1067. Okay. Yahoo! O sabi dito, minsan di talaga maiiwasan na mamintas ang mga family members. They just want what's best for you. Pero dapat, sana naging mas resilient yung jowa mo sa mga pagputak, 'di ba, ng mga tao, 'di ba? Lalong-lalo na ng mga kapatid mo kasi syempre, ano pa sabi dito? Ikaw naman ang kailangan niyang pakisamahan, hindi sila. Kung talagang mahal mo siya, habulin mo siya and reassure him that he doesn't have to please anyone but you. Diba? That you can accept him for who and for what he is. Aww. Sabi naman ni Kevin, sabi ni Arch yun ha, sabi ni Kevin, unang-una dapat yung mga kapatid mo, kinausap mo, mga ipokrita kasi yung mga ate mo. Mapangmata. Naubos na lang siguro yung ex mo sa mga sinasabi ng family mo. Wala sa lalaki ang mali dito, DJ Lindsay, o diba? Mapagtiis kaming mga lalaki, pero kung laging pinipinpoint yung weaknesses mo, mauubos at mauubos ka talaga. Ay, palakpakan naman po talaga natin. Grabe naman talaga. Grabe, Gina G ka dyan, kuya. Ang lalim ng hugot. Sabi naman po ni Mekal, uy, ngayon lang ulit kita nabasa, Mekal, kamusta ka? Kung ako, kay kuya, bayaan mo yung mga kapatid ni ate girl. Kung anong sabihin, hindi naman sila ang pakikisamahan mo. Si ate girl naman kasi, hindi naman natin mapiplease yung mga tao kung ayaw sa atin eh, di ba? Sabi naman ni Adrian Linga, maring Juvie, ipaglaban mo lalo't kung mahal mo. Ipaglaban mo siya kagaya ng mga panahon kung paano kanya pinaglaban sa mga kapatid mo. Diba? Pinagkaiba lang siya, eh bumigay siya, diba? Eh bumigay na. Pero ikaw, hindi pa. Kaya wag na wag mong sukuan kung gustong-gusto mo talaga si Koya. Ang lalim ng hugot ninyo, guys. Yung mga pangganong meron. Sabi ni Abet, kung ako naman ang lalaki, I don't care, di ba? Sabi dito, hindi naman kayo ang GF ko. Hi, gandang Lindsay. Hello, Abet. Thank you for always commenting and for being so involved dito sa Lihim ng Liham, ha? And this goes to everyone na lagi pa nakikinig at nagko-comment sa stories po natin o dito po sa mga Liham natin sa ating Lihim ng Liham program. Sabi naman po ni Emmy, para sa akin, DJ Lindsay, parang binago ng pera ang ugali ng mga kapatid ni ate mong sender. Eh, baka malasmol loud eh. I mean, yung yaman. Pero kahit na, di ba, si Tita Small nga, hindi naman maano, di ba, walang ere. Fun! No bashing! Yahoo! Di ba? Love ko yung mga ganyang klaseng tao. Yung kahit ang yaman-yaman na nila, ang dami na nilang may pagmamalaki sa buhay, sobrang grounded pa rin sila. Yung hindi sila namimintas, hindi sila nagsasabi ng kahit anong negativity about some other people, di ba? Wow! Ay, sabi ni Kel, dapat dyan pinupuksa. Sino? No bashing! Diba? Sabi pa dito, nasa na yung mga comments sa atin.
Anyways, ayun, mag-comment pa kayo ng mga masasabi po ninyo mga suggestions sa dapat gawin ni Juvie. Kasi actually, naguguluhan siya. Dapat pa ba niyang habulin? Dapat pa ba niyang balikan yung kanyang boyfriend? Siguro, in her mind, sinasabi niya, bakit ko naman siya habulin? Eh, iniwan niya nga ako, sumuko siya agad, diba? Baka mamaya ayaw niya na talaga. Ganyan. Ako yung babae, bakit ako yung hahabol? Malay mo may mga ganyang effect sa buhay. Diba? Pero alam mo, kung ako sa'yo, tama yung, well, ako, I am one with those people na nagsasabi, no, na kung mahal mo talaga yung isang tao, habulin mo siya. Lalong-lalo na kung external factors lang yung naging rason ng paghihiwalay ninyong dalawa. At walang mga, alam mo, yung panlolokong involved, walang ibang lalaki or walang ibang babaeng involved, di ba? Status lang yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay or material things lang yung naging in-between the relationship. Ay, nako, talagang, ano ka ba? Kasi di ba kung hirap lang ang magiging, ano, magiging problema, ang tao nagbabago yan. Diba? May pangarap ang mga tao. Kung sa ngayon, wala pa siyang yaman, wala pa siyang kahit anong may pagmamalaki, wait ka lang, bakla. Wow! Wait lang kayo dyan. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa baba lang ang isang tao. Lalong-lalo na yung mga taong merong pangarap, may dream na gustong abutin, may goal sa buhay. Ay, oh. Diba? Yan yung mga taong ano eh, malayo yung mararating. Kasi at least meron silang pangarap. Tapos maganda pa dyan yung nakikita mo na tinatrabaho niya. Ilan na lang ba sa mga tao ngayon, sa mga lalaki ngayon, yung marunong mag-ipon? Sige nga. Sa panahon ngayon ha, diba, ang dami nating nakikita na you only live once, deserve ko to, ganyan, kailangan ko to. Diba? Kaya ako naniniwala ako hindi lahat ng mga tao ngayon, lalo na yung mga ganyang age, 23, 24, 25, nasa ano sila, nasa edad sila na nag-e-enjoy sila sa life. Pero tanungin mo kung yung mga taong yan may ipon. Buti nga yung jowa mo, mas inuuna yung ipon niya. Diba? Ibig sabihin, may ano siya, may discipline siya. Wow! At alam mo, number one factor yan ha, sa lahat ng bagay, if you wanna be successful, you have to have discipline within you. Kasi kung wala kang disiplina, ay, dahil wala kang, hindi ko naman sinasabing wala kang mararating, pero mas madam, mas malayo yung mararating ng taong may disiplina sa life. Diba? O sabi naman dito ni Rosie Buenaflor, kung mahal mo si kuya, ipaglaban mo siya. Pero kung ayaw na ni kuya, huwag mo nang ipilit. Pa-shoutout naman po. Ano daw? Pa-shoutout naman po. Birthday bukas ng hipag ko si Amy De Los Reyes po. Hello mahal. Mahal is watching. Diba no mahal? Yahoo! Naku, kapag si Romel kasi yung tinanong mo. Haharap ka pala dun sa mga ate, bakit naman ganyan yung itsura mo? Dapat presentable. Sa idealistic part na you have to be presentable all the time. Kasi hindi mo alam kung sino talaga yung makakasalamuha mo, kung sino ba yung makakaharap mo, ganyan. So dapat talaga disente yung itsura mo. Lalong-lalo na siguro kung sa part ng mga lalaki, kung nanliligaw kayo or first time ninyong mamimit yung pamilya ng girlfriend ninyo, eh dapat talaga maayos yung itsura po ninyo. Pero hindi naman to the point na dapat magpasiklab ka. Diba? Hindi naman kailangan signatured lahat ng isusuot mo, ganyan. Yung tipong ano lang, yung naaayon sa'yo. Diba yung magandang tingnan, presentable. Wow! Oy, tapos kapag hindi pa rin nila bet kung anong itsura mo along the way, tapos kung ano-ano pa rin ang pinipintas, eh, diba? Ugali na talaga nila yon, character nila yon. At wala naman yung kinalaman sa relationship ninyong dalawa, diba? Sabi dito ni Lian, ang bilis naman po mag-give up ni kuya, it means hindi ganun kalaki o katiba yung pagmamahal niya sa'yo. At baka may iba pang dahilan si kuya. Ginawa na lang yung dahilan yung mga kapatid mo. Huwag mo na siyang habulin, hindi mo deserve yung ganyang klaseng guy. Napakarupok. Marami pa dyan ate, mas matibay pa sa kanya. Shoutout naman po sa live-in ko. Stay strong pa din kami. Walang bitawan kahit anong pagsubok dumating sa amin. Ang taray. Watching from NAIA Terminal 3, Romelito del Rosario. Why? Alam mo, wala kang trangkaso ngayon na. Akala mo ba hindi masakit yung katawan mo nung umalis ka kanina sa bahay? Pakiulit po yung kwento. Ay, wititit mahaba, mahal. So siguro ang bottom line is that, kung mahal mo, ipaglaban mo yan.
Oo. Do your, give your 100%. 101 or more than 100%. Ibigay mo lahat. Suyuin mo siya. Kasi hello, it's 2024 already. Wala na yung mga kasabihan na ang first move eh, dapat manggagaling sa guy. Para sa akin, well, I may be wrong, di ba? Pero ito yung paniniwala ko. If you want something, go for it. Do whatever you can. Lalo na kung gustong-gusto mo tong taong to at feeling mo mahal mo siya. Diba? Kung feeling mo may potential yung relationship ninyo, go! Ipaglaban mo. Ibigay mo yung 100% mo. Pero kung dumating ka na sa point na binigay mo na yung 100% mo pero wala pa din talaga, well, I guess you have to respect yourself na lang talaga. Wow! I-let go mo. Kung after giving her 100%, hindi ka pa rin nabibigyan ng pansin or nagpapakipot pa rin si Koya. Tapos yun pa rin yung sinasabi, eh kasi pinipintasan ako ng mga kapatid mo, I'll never be good for you, ganyan. Eh hindi naman sila yung pakikisamahan mo, ayaw mo talaga. Okay, bye. Nakakapagod ka, ang dami mo sinasabi sa buhay. O hindi ko naman kasalanan na hindi ka kasi nagbibihis ng maayos. Ang ending nito, siya pa talaga yung may problem. Diba? Kasi ako naniniwala ako kung gusto mo talaga to belong in a circle, diba? Hindi mo pwedeng ipilit lang kung ano ka lang eh. Diba? Kailangan somehow makisama ka rin. Aalamin mo kung ano ba yung gusto nila, aalamin mo kung ano yung what pleases them, ganyan, kahit papano. Kasi, diba, you'll be joining the family eh, diba? Parang makikipasok ka doon sa mundo nila. So kahit papano, you have to tweak your style, diba? Aalamin mo kung ano ba yung ayaw nilang nakikita, ba yung na-annoy sila, ganyan. May mga bagay na hindi nila gusto, ganyan. Kasi jo-join ka sa kanila eh, di ba? Hindi naman pwedeng, di ba, yung gusto mo lang lagi yung masusunod. Although, syempre, definitely, mas maganda to be yourself, di ba? Pero at least, tweak a bit, di ba? To belong, di ba? Para sa akin lang naman yun. Di ba? Sabi naman ni Naxu, grabe naman po makapinta sa mga ate. Si kuya naman po, suko na agad. Hay nako. Pa-shoutout naman po sa yam ko. I love you. Ingat palagi. Thank you po DJ. Watching from Dasmariñas, Cavite. Eti back. Uy, nasa Sunday pala. Nasa Cavite ako. Yahoo! Sa Sunday. Aga ng call time ko. Alas tres. Alas tres ng umaga ang call time ko dyan sa Cavite. Yahoo! Hindi ko nga alam saan nga ba yun. Ang sabi dito, ang sweet naman po ni Kuya Romel, nagko-comment pa. Oo, wala yung magawa dyan, naghihintay. Napaaga siya dyan sa Terminal 3. Sabi ni Romel, marunong dapat makisama 100%. Oo, di ba? Pakisamahan mo na lang sila. O pakisamahan mo na lang sila. Pakita mo na deserve ka sa kapatid nila, 'di ba? Tapos susubukan ka lang 'yan. Pa-shoutout man po G Mariano, Jasmine Cruz ng Ugong, Valenzuela City. Sabi dito, kinikilig ako sa inyo DJ Lense. Ay naku, ikaw na rin. Malita bagay lang naman talaga 'yan. Oh, hello sa kasama ni Romel, nandiyan si Rob. Oo, ang kilig ng Antipolo Taytay. Ay naku, 9:32 na po ng nagmamagandang umaga. And once again, if you like somebody, I guess you also have to do your part. Give your 100%. Kasi at the end of the day, if it goes well, ikaw din naman yung magbe-benefit, di ba? Magsasama pa rin kayo. Ikaw na ang may sabi. Energy, energy.